Hi guys! What's up, what's up? Welcome back to my channel. It's me again, Beth. Kumusta na po kayo? And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe and notification bell para updated ka sa next vlog natin. Guys, ang share ko sa inyo ngayon is yung part 2 ng ginto ng mga minero. Kasi yung first vlog ko about ginto ng mga minero is actually maraming kulang doon, guys. Parang shortcut ko lang yun. So, gumawa ako ng part 2 niya na process. Mostly process bago maging ginto. So, stay tuned, guys. And, pasensya na kayo, guys. Kasi nung nireview ko yung video ko, is paulit-ulit na lang yung word kong process. Mga sangdaan siguro yun na binanggit ko sa video ko. So, stay tuned, guys. And, hope you guys like it. See ya. So, ito, guys. Isa ito sa process ng mga ginto ng minero. Ilang araw munang dinidikdik yung mga bato para maging para lumit sila ganito bago mailagay sa ball mill or gilingan. Tama? Ito guys, may ginto oh. Ito. Ano to? Hindi ko alam kung ginto ito kung or abaka. Ginto ba to? Ginto to kuya? Abaka. Abaka. Sira. Tapos ito siya. Ganyan. Ganito kalalaki. Ganito kalalaki guys. Kaso yung mga ito kasi hindi pwedeng ilagay sa ball mill. Masyadong malaki ito. So, kailangan ayan, pinipitak muna siya. Araw po guys ha. Ayan, kaya hindi po basta-basta ang trabaho ng mga minero. Ayan. Ayan pa doon guys. Ayan siya. Guys, gusto niyo i-try ko? Pero actually guys, naranasan ko na to. Kasi nga, trabaho ng tatay ko is ganito. Dito kami lumaki sa hanapbuhay ng tatay ko na minero. And most of my relatives is mining rin sila talaga. So, noon, inuuwi ng tatay namin yung mga... Ito, anong tawag dito kuya? Naba, diba? Ano sa Tagalog ba to? Bato, ayun. So, kami yung nagaganyan. Ganito guys. Tapos ito, alam niya ito, mabigat ito. So, tingnan nyo yung muscle. Talagang pampalaki ng muscle ito. Ang bigat nito, kailangan mabigat talaga yung force niya para mabitak mo itong mga bato na ito. Otherwise, hindi mo ito madidiktik kung hindi mabigat yung... Ano to? Ano to, kuya? Axe? Ano to? Ang tawag dito? Hindi natin alam. Martilyo! Ay, sira. Martilyo nga. Namalaki. Ayan. Ayan, guys. Talagang mahirap siya. Mahirap siya kasi isang, halos isang araw ka rin dito para ka rin papasok sa ilalim ng lupa na kukuha nga ng ginto. Ayan. Tapos pag hindi ka pa sanay, magkakablister yung kamay mo dito. Sa kakahawak mo nito isang araw, magkakablister dito mo. So, ayun guys, ito ang isang process ng mga minero bago magkaginto. Ayan siya hanggang sa lumiit ng lumiit. Mapili na yung ginto. Ayan. Ito guys, ang isang process ng ginto ng mga minero. Yan yung galing na sa gilingan. Nakabas sa ball mill na yan. And then,
Ayan na siya. Kailangan mapili na rin yung ginto hanggang lumiit. Ayan, dahan-dahan po. Tapos dito ang last. Ayan. Ayan siya guys, napipili. So yung may iwan dito na dumikit, yun yung ipaprocess para maging ginto. Ayan siya. Ayan. So maraming process talaga guys. And then, and guys, yung ginto ng mga minero sa amin is very safe sa katawan nila kasi kaya maraming process, kaya maraming may paganyan and ganyan, maraming manual na ginagawa kasi nga hindi kami gumagamit ng mercury dito. Walang mercury, guys. Hindi kagaya ng iba na it's very dangerous na may sa mercury sila. Yung mga ito is iaano lang sa mercury and then doon nila kinukuha yung ginto. Sa amin hindi, kaya safe ito. Tama, kuya? Tama, di ba, kuya? Guys, ito na yung second to the last na process ng ano, ginto ng minero. Pagkatapos nito, ayan siya. Ayan yung nakukuhang gold. Ayan siya. Pagkatapos nito, luto na. Yun yung pinakauli. Luto na, tapos benta na. Pera na. May pambili na sila ng ano. Levi's na pants. Mural na shoes. Tsaka may pang-alak sila. Kaya po hindi basta-basta yung mga ano ginto ng minero. Maraming proseso. Ilang araw nyo naman ito naipon? Isang buwan? Dalawang linggo? Isang linggo. Isang linggo. So, isang linggo, ilang giling ito? Lima? Sampo. Sampo? Wow! Sampung giling sa isang linggo. Mano-mano, kaya ano, safe. As in, walang mercury. Ayan siya. They're not using mercury. Ayun yung nilalagay sa maliit na yan. Yan na yung ibabalot sa cellophane. Tapos, iluluto na pamaya-maya. So, ito na guys. Ito na yung pinakahuli na
proseso ng ginto ng mga minero. Ito na yung pagluluto. Ito na yung pinakahuli. Ayan. Ading mga ilang oras magluto ng ano, ginto nyo. Okay. Kuya, ilang oras ano? May isang oras. Ay, may isang oras daw, guys. So, talagang hindi basta-basta. Ayan. Ito yung ano, ito yung niluluto sa, ayan, may uling siya. May soda. May soda. Tapos, ayun, oh, may blower siya. May blower para mag-apoy siya. Ayan yung uling. So, ayun na guys. Ayun na guys yung ginto ng minero. Ito na ulit para gumanda. Tapos, ayun, kailangan daw ulitin kasi medyo maputla pa siya. Pag maputla guys, mababa yung carrots niya. Ayan. So, iluluto ulit. Ito na yung pinakahuli. Ito na yung pinakahuli. Pagluluto na lang. So, pag natapos na ito, ibebenta na sa mga gold buyers. And then, pera na guys. Luto-luto tayo. Magluto-luto tayo ng ginto. Ayun yung blower. So, ito na guys. Ito na yung ginto nila. Ito yung ilang giling na to, Ading? 10 giling po. Ayan. 10 giling and then ilang gramos ito? Isang ganitong size na ginto is 1.9 po. Ay, 1.9. So, 1.9 per gram. Kasi yun yung carats ng ginto nila dito, guys. Yung ginto nila dito is 15.6. Ganyan. Bihira umabot ng ano, 16 carat, I mean. So, ganito siya. Ito yung 10 grams and then 10 na giling din siya and then ito yung itong maliit na to is ito yung salinang na tinatawag and then 1.9 bali ito naman daw is 4 grams so bali 14 grams lahat 1.9 per gram and then lima silang mag hati-hati dyan guys so talaga yung mga ginto ng mga minero is hindi talaga basta-basta madali makuha. Kasi nakita nyo naman yung maraming proseso and then kailangan papasok ka pa sa tunnel, sa ilalim ng lupa para magkaroon nito. Akala nyo guys, madali lang yung mga ginto nila. Hindi, akala nyo siguro pinupulot lang. Hindi, nakita nyo naman yung mga past video ko na hindi po basta-basta. So marami lang nag-request kasi na may part 2 or gagawan ko ng documentary. So, ito na yung finished products. So, hope you guys like it. Thank you!